Hey guys! Welcome now to our shooting film of the belated subject, which is the fundamentals of film and video productions. And we're real sorry about what happens to our film because, you know, our group teamworks out there feel stupidity like no one is just contributing what we've done in the actual film scenario, shooting places there. And sorry if no one helps, that's why I'm the one who adjusts these famous lines in the scripts. And hope once it's already done, then please react, comment, or suggest anything in my original scripts just like me. Thank you. And much thanks for the prof, that's all, and I hope to give my best effort and do my own Cine Panalo in the title of my movie. Because I'm already done with my individual work, and in this case, this movie is entitled Naliligaw. Hope you appreciate the movie and stay tuned, guys. Here we go now. Okay, we're gonna make the story out right ahead. Scene 1, unang araw ng eskwela. Narrator 1, ako nagkaselta. Noong papunta si Naraji sa loob ng mismong eskwela, sumulpot sa scenes ang mismong guro. Sobrang napursigido sila sa pag-aaral siya sa pag-aaral ng mga oras na yon. Hanggang sa pag-uwi, itinapos ni Raji ang mga gagawing requirements sa school, pati deadlines, inasikaso niya na rin. Hold na lang guys. Ito naman. Raji, pupunta pa lang na eskwela para lumibot at mag-aral, dala niya ang kanyang bag. At nung pumunta na siya sa school, ang ginawa niya, umupo at mag-aral, dala niya ang kanyang bag. At nung papunta na siya sa school, ang ginawa niya, umupo. Habang pasok naman sa scene, ang mismong teacher sa blackboard discussions. Teacher, nagsilita. Okay class, ang next topic naman natin ngayon ay pag-iingat sa sarili. Alam nyo ba ang salitang curfew hours? Yan ang madalas natin sabi kapag tayo ay uuwi na ng hindi lalagpas bandang 10 p.m. I repeat, 10 p.m. Dahil itong lugar na ito ay Maynila, maraming masasamang elemento sa labas na hindi natin maasahang lumapit sa atin yung mga tao, na hindi natin maasahang mangyari na nawalan tayo ng malay, o meron na rin ginawang masama sa ating nakapaligid. Kaya doble ingat at dapat may mga kasama kayo para safe kayo sa pag-uwi, lalo na pag 10 p.m. wala nang katao-tao dahil bandang 8 p.m. to 9 p.m. nagsipag-uwiin na rin ang mga kasama natin para mamahinga at matulog. Si Raji, sabi ni Raji. Tama po kayo. Teacher. Take 2 guys, sorry kung may tao, kalang wala. Raji, sabi niya. Tama po kayo. Teacher, sa mga sinasabi niyo po, sana ma-apply namin ang dobleng ingat nito para sa mga magulang tungkol sa pag-disiplina ng tama. Ganon din po pagdating sa curfews. Teacher, nagsalita. Tama ka dyan. Dahil ang doble pag-iingat ay isang paraan ng kaligtasan nyo para hindi ikaw or kaya mapagdipan at may ipagsaksak ka na lang bigla at manakawan kasi hindi na natin maiiwasan ang mga masamang tao sa paligid. Dahil andyan na sila naghahanap ng tiyempo, ng tamang tiyempuan guys, para makapatay at mambiktima ng tao na inosente. Radyo yung nagsalita. O sige, salamat po sa lahat teacher. Maaari na po ba akong umuwi? Teacher, nagsalita. Tapusin mo muna mga gagawin mo requirements sa school bago ka umuwi, okay? Para hindi ka na rin matambakan ng deadlines na sana matapos mo na requirements para wala ka nang aasikasuhin pa kasi tapos mo na lahat. Raji nagsalita. Opo, teacher, masusunod po kayo. Masusunod po. Pagtapos niya, tapusin ang requirements agad
na umuwi ng bahay mismo si Naraji. Scene 2, pangalawang araw ulit ng eskwela. Narrator 2. Pangalawang araw naman ang nangyari ay may pasok ulit siya hanggang sa dumating ang mga magulang ni Naraji at sinabi sa kanya, "Mag-ingat ka na mabuti dahil maraming loko-loko ngayon at huwag mo rin ikalimutan ang mapa na magtutuklas sa'yo ng katotohanan na hindi ka maliligaw. Kapag hawak mo ang mapa, kapag hawak ang mapa, parang hindi ka na naliligaw na landas." Kung hawak mo daw talaga ang mapa, guys, hindi ka talaga maliligaw na landas. Yun yung kasasabi doon, guys. At sinabi rin ang magulang ni Raji na mag-ingat ka palagi at binilin namin sa inyo ng hanggang 10 p.m. bawal lumabas ng bahay kasi delikado at itong issue ng pag-alagala pa unang pa lang, pag-alagala pa nung una pa lang. Ang mangyayari kay Naraji, sabi ng magulang niya na nakakatakot kapag uuwi ka pa ng eksaktong 10 p.m. oras. Okay? Ating gabi na yun, guys, ha? Kasi sinabi sa kanya na wala na halos mga tao sa mismong kalye at kalsada. Baka maisip na magulang niya na magsalvage siya halos. Kasi anong oras na at matagal pa rin siya umuuwi. Nung nakinig si Raji mga bandong umaga na yan, agad na naman pumunta siya sa school ng pangalawang araw pagtapos ng gagawin sa school. Umuuwi rin ito. Papasok ulit si Naraji sa eskwela nang dumating ang kanyang magulang at pinagdisiplina si Naraji na ganito ang susunod na gagawin para kung hindi siya kilala na strangers. Okay, magulang nagsalita. "Mag-ingat ka na mabuti dahil maraming loko-loko ngayon at huwag mo rin ikalimutan ang mapa na magtutuklas sa iyo na katotohanan na hindi ka maliligaw. Kapag hawak mo mapa, parang hindi ka na naliligaw na landas. At mag-ingat ka palagi at binilin namin sa iyo na hanggang 10 p.m. bawal lumabas ng bahay kasi delikado at itong issue na pag-alagala panuuna pa lang." Sabay na takot at sobrang gigil si Raji nang numalaman ang meron sa 10 p.m. Magulang nagsalita, "Nakakatakot kapag umuwi kapag na eksaktong 10 p.m. oras kasi wala na halos mga tao sa mismong kalye at kalsada kasi mapapaisip kami. Baka masalvage ka na halos kapag hindi ka pa rin umuwi na eksaktong 10 p.m. Okay. Pagkatapos ni Raji, irinig ito sa magulang niya, agad na siya pumunta ng mismong school. At sa araw na iyon, pagtapos lahat ng gagawin sa school, ay agad na umalis ito. Scene 3, pasok! Bago umuwi si Naraji ng school na wala siyang mapa, niligaw at napagtipan siya at sa huli nawalan ng malay. Narrator 1, Marcelta. Hanggang sa pangatlong araw, ito na ang pinaka nakakatakutan ni Naraji. Kasi pagtapos ng klase, kinalimutan niya yung bilin sa kanya ng magulang niya na laging dalhin ang mapa. Yun lang, mapa lang, dadalhin mo. Mas madali na yun para mabuhay. Pero yung tungkol sa mga payo sa kanya, hindi niya sinunod. Kaya ng mga bandang uuwi na sana si Naraji sa mismong naturang araw na yon, hindi na niya ginawa. Umuwi na mag-isa, tila ba'y gusto na niyan may kasabay siya umuwi. Kaya nung pagtapos ng klase sa pangatlong araw na ito, hindi niya kaya umuwi na mag-isa na walang dalang mapa. Na walang dalang wapa. Hindi kaya umuwi na mag-isa kapag walang dalang mapa. Pangatlong oras na to, guys. Pangatlong araw na ito nangyari. Sabi sa kwento nito. At isa pa, naliligaw na siya pagpatak ng 5 p.m. to 10 p.m. Kasi nung 4 p.m. hindi na nauuna yung mga tanong na kung saan ka na ba. Hindi natatanong ni Naraji yun. Kumbaga, nung hindi siya humingi ng tulong sa mismong gwardiya na hindi niya alam na naliligaw na siya,
Kaya nung 5 PM, inabot ng 10 PM dahil nagtataka siya at nananatili pa rin siya nung 5 PM, inabot ng 10 PM dahil tataka siya at nanatili pa rin siya dito sa lugar ng mismo street light. Na alam mong dapat hapon at paggabi na na sumulpot kina Rajik na 2 magnanakaw at 3 at 3 mananaksak jig. Dagger guys, mananaksak. At nung hindi nabalitaan ito ng mga magulang, agad na espiya ito ng mismong gwardiya pati na rin ang barangay Tanod. Nung time na hindi na makontak si Naraji ang gwardiya at barangay Tanod na nakita nila sa streetlight ay totoo. Kung saan nadala pa lang ni Raji nung una pa lang yung mapa, edi sana nakauwi na siya, hindi yung sumusulpot na lang mismo itong magnanakaw at mananaksak. After the scenes ng konting sinaksak kina Raji, agad ito humingi ng tulong sa mismong gwardiya, teacher at barangay Tanod. At nagkwento tungkol sa bahay ni Raji, agad nagparamdam ang mga magulang ni Raji at nung since, pagtapos may nangyari hindi maganda kay Naraji, sabay kinuha mismo mga gamit pati yung loob ng bag mismo. Pati pitaka ni Naraji at nung time na sinaksak siya sa tiyan. Guys, agad ito nawalan ng malay. Nung kinalimutan ni Naraji ang binili sa kanya ng mga magulang niya na dadalhin palagi ang kanyang mapa, pero anong nangyari, hindi niya sinunod ng mga magulang niya dahil kulang sa disiplina. Kaya nung pauwi na si Naraji noon sa school, hindi na talaga niya kaya umuwi ng mag-isa dahil naliligaw siya dahil wala ang kanyang mapa. At nung pagpatak ng 5 PM to 10 PM, naliligaw pa rin ito. Kasi noong 4 PM, agad nagsalita ang ibang tao at sinabing, "Asan ka na ba? Bakit ka naliligaw?" At hindi na tinanong inaradyo yun. At ang magagawa niya na lang ay tumunganga at walang magawa. Hindi na rin siya humingi ng tulong sa mismong gwardiya na hindi niya na alam na naliligaw na siya. Kaya mga bandang 5 PM to 10 PM, nagtataka siya na bakit na nanatili pa rin siya sa lugar na mismong streetlight guys, na dapat hapon at paggabi na nang may sumulpot kina Raji na 2 mananakaw at 3 mananaksak. Mananaksak guys, ang mananakaw gagawin yun, mananaksak. Jing. Ganun. At nung hindi ito nalaman ng kanyang mga magulang, agad nag-espiya ang gwardiya at barangay Tanod na may nakita silang totoo o ebidensya sa mismong street light na yung hindi padala ni Naraji yung mapa na yan, edi sana nakauwi na siya nang hindi pa sumusulpot yung pinagdiskitahan pa siya ng mga magnanakaw at mananaksak, diba? After sa mga scenes sa konting sinaksak kay Naraji, agad itong humingi ng tulong sa mismong gwardiya, teacher at barangay Tanod at nagkwento tungkol sa buhay ni Raji. Agad nagparamdam ang mga magulang ni Naraji at sa telepono. Magulang nagsalita. "Musta na si Raji? Yung anak mismo naman." Sabi naman ng gwardiya, "May nangyaring hindi po maganda sa anak niyo po." Teacher nagsalita. "Kakilakilabot, ngayon po lang nalaman ang totoo. Patawad kung hindi naman sa inyo sinabi agad ang nangyari sa anak niyo po." Magulang nagsalita. "Dapat kasi gabayan niyo ng mabuti ang anak kong si Naraji. Para wala na rin sanang madadamay pa sa issue. At para wala na rin mangyari masama sa kanya." Barangay Tanod. "Paunwanin po
pero hindi na namin naabutan ang lagay niya kasi siya mismo hindi niya na alam gagawin niya dahil hindi siya na-disiplina ng tama. Magulang nagsalita. Bakit nyo kasi kinukusinti? Hindi nyo tuloy nangyari. Tapos kami tuloy mapapahamak kapag wala nang mali anak namin. Ilagay na siya sa kaga sa ospital. Barangay Tano nagsalita. Masusunod po, ma'am, sir. Pagtapos ang nangyari, pananakaw at pananaksak ng mga hindi kilala ni Naraji, sabay kinuha sa loob ng bag ang mismong gamit niya, katulad na lamang ng mga passbook, ATM, wallet na may dalang pera, cellphone at iba pa sa loob ng mismong bag na yon. Pagkatapos mangyari ang hindi maganda at tuntan na sinaksak siya sa tiyan, agad ito nawala ng malay. Scene 4, pasok! Bumunta ang babae sa mismong ospital na Raji para maging soulmate at maging ligtas si Raji dulot sa pinsan na ginawa sa kanya ng mga magnanakaw at mananaksak. Narrator 2. At pagkalipas ng pang-apat na araw, nagparamdam sa kanya ang mismong babae ang unang nanligaw sa kanya at sinagutan ng mahal kita. Babae talaga na una sa linya na sobrang awa nito kaya sobrang awa nito sa kanya ni Roger sakalang naging sila. Okay, dahil sa awa guys, matin mo, naging sila na kagad. At pagkalipas sa mismo naturang araw, nung pina-check up na siya sa ospital, na walang malay si Naraji, ang girlfriend, si Nalay, mismo ang magbabantay para kay Naraji sa ospital para mahilom ang kanyang sugat sa tiyan. May nagparamdam na babae sa mismong hospital kung saan andun si Naraji at agad ito nanligaw sa kanya. Ito naman sinabi ni Nalay na girlfriend ni Naraji. Raji! Alam mo ba na mahal kita? Tapos ito naman sinabi ni Raji. Ah, sige, salamat. Bakit ka pala andito? Sabi naman ni Nalay na girlfriend ni Naraji. Sabi kasi sa akin na hospital ka na. Sabi niya na walang karoon ng malay. Totoo ba yun? Sabi naman ni Raji. Oo, totoo yun. Pasensya na lang kung hindi ako nakinig sa magulang ko na sana dala ko yung papa para makauwi ako kagad. Pero ano nangyari? 10 p.m. na, kaya pala ako nawala ng malay. Sabi naman ni Nalay na girlfriend ni Naraji. Sinabi ko naman kasi, kaya sundin mo yung mga pail ng mga magulang mo. Hindi mo naman sinunod kaya ang napapahamak. Sabi naman ni Naraji, patawad, Lay. Hindi ko naman sinasadya ang lahat. Tapos sabi naman nila Lay na girlfriend ni Naraji. Papat lang, kasi ako ang makakaharap nila kung sino. Kung sino man ang manunakaw o malalaksak. Ang gusto kong kumiti sa iyong buhay. Mapapatulsik ko rin sila. Kung nagkataon may nangyari ulit sa iyong masama, gagawin din namin yung sa kanila. Yun ang aming pagkikil sa iyong buhay. Sabi naman ni Raji. Oo, tama ka dyan. Bigay ka hustisya para sa akin. Okay. Sabi naman ni Lay na girlfriend ni Raji. Salamat sa lahat. May tiwala ako sa iyo. Raji, May tiwala ako sa iyo, Raji, na kaya mo lupasan yung pagitirap mo. Muna ganito, ha? Raji, nagsalita. Oo. Sa sobrang awa at pagkumbaba ni Nalay para kina Raji, siya na lamang mismo ang magbabantay sa ospital para hilumin ang sugat niya sa tiyan. Scene 5, pasok! Sunod na sunulpot ang mismong mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak sa ospital at na-corner sila sa tulong ni Nalay. Hindi na ito nakatakas pa. Narrator 1. Sabi, sa 5 araw sa panahon ng ospital at gabi na naman ng 10 p.m. sumulpot ang hindi inaasahang pangyayari ng dalawang mananakaw at tatlong mananaksak at sa hindi inaasahang
Noong matulog ang girlfriend ni Lay sa harap ni mismo ni Naraji, agad siya humingi ng tulong sa teacher, gwardiya at barangay tanod mismo ni Naraji para malaman ang buong storya. Nung bago pa lang pumunta ang mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak sa tulong ni na girlfriend na si Lay, siya na mismo bahala kung paano cornerin ang mga biktima. At nung sumugod kagad ang mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak sa mismong hospital, simulpot na ang mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak sa hospital. Tulog pa si Naraji ah. I repeat, tulog pa siya. At ang girlfriend ni Nalay, hindi na sa nakita niya sa kanyang mata ang nakapaligid at yung mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak. Sa hindi na sa pangyayari, humingi siya sa tulong ng mga mismong teacher, gwardiya, pati na rin ng mga barangay tanod para malaman ang buong istorya. Nagtawag na siya sa telepono si Nalay. Okay, sabi naman ni Nalay, magandang gabi po! Nakita ko na po sa mga mata ko kung sino ang mga salaring sa muntikang kilitinig si Naraji! Tapos, sabi naman ng gwardiya, wala bang problema doon! Teacher nagsabi, gagawin namin ito na aksyon! Barangay Tanod ng salita, para mulutas ang naturang krimen. Okay, ito. Sa tulong ni Lay, agad na nag-orderin na ang mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak at wala na silang takas sa ospital. Okay. Diba ito yung dalawa? Bago ito tatlo. Nag-orderin sila dito. Ganun na. Wala na silang takas yung guys kasi ito yung ospital. Diba nasa labas sila, diba? Dalawang mananakaw at tatlong mananaksak. Pumunta sila sa loob ng ospital. Tapos naman nag-confirm ni Lay yun. Tapos ito yung ospital nga. Tapos gaganoon na yan, para ano, malaman na dito na pala, panatapos ang matunang kwento. Malaman din natin ito kapag palipas ang panahon. Magpapos ang muntay. Kung nilay na nakordinay naman, dalawang manakaw at tatlo manasak, wala na sila nagtakas sa hospital, kundi magtago na laman na hindi sila nakita. Hindi masakit good guys. At dahil sa sobrang takot, baka pariliin sila ng mga ito na dalawang mananakaw is either makulong sila sa kasong guilty o makaharap sila sa kasong ng death penalty. For example, in a power of arms, if you don't surrender this, you will die. And if you surrender this, confirm na yun. Just for the sake of justice, kung gusto mo mabuhay, you need to surrender. If you don't surrender about your retreat, you will die. That is the effective ways of death penalty. Pagbaril at nung malaman ng mga dalawang mananakaw at tatlong mananaksak ang buong pangyari, tumakas na lang kaagad nang hindi pinag-isipan na mabuti at yun na yung time na pinagbabaril nila na rin sila ng teacher, gwardiya at pati na rin sa barangay tanod. So imagine nyo guys, diba tumakas na sila, diba? Yung dalawang mananakaw at tatlong mananaksak, ayaw nila mag-surrender talaga. Tapos ito naman sa labi. Itong mga tatlong nagsasalita na ito, mga teacher, gwardiya, civil, pati rin mga barangay tanod, sabi nila, ayaw nyo pa rin tumigil ah. Ayaw nyo pa rin sumurrender. Boom, 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 boom. Yun, para namatay na sila kagad, yun yung nangyari sa pwede ito. Okay, pati rin sa barangay tanod, sa tulong mismo ni Nalay, sa pag-corner nito, wala na. Patay na sila. O sabi ko sa inyo, papatay na sila sa kwento. Para matawa sa kwento nito, guys. Patay na sila kasi binaril na isa-isa. Bang, 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 bang. Ang basala rin ng lahat ng problema kina Naraji. Scene 6. Action! Ligtas na si Naraji at may malay na. Nagulat si Nalay sa nakitang buhay na rin sa wakas ng PF niya sa hospital. Narrator 2. Ay sinita. Ang nangyari naman sa ika-anim na araw ay agad na sinosolusyonan ng aksyon at pinagbabaril na ng mga ito ang salarin na kinuha na ang suspect kung sino ang mismong nanaksak at nagnanakaw inaraji nung tayo na nagkaroon siya ng malay. Nang matapos aksyon, ang buong pangyayari na wala nang natira sa mismong ospital, lahat na matay ang mga dalawang mananakaw pati na rin ang tatlong
mananaksak, nabigay pugay ang mga teacher, gwardiya, pati na rin barangay tan. Nasa wakas, nakatang na rin ang hustisya para kay Naraji na nagising muli at hindi na nagkaroon ng malay pa. Scene 7, pasok! Agad nagpasalamat nung bumalik ang mga magulang ni Naraji at nagkomprunta siya ni Nalay na alagaan ang anak niya at ibili niya ito sa turo ng kanyang mga magulang na dumisiplina ng tama at matuto sa curfew. Pati dati, may kasama palagi siya. Yun. Kasi kung dati, wala siya kasama. Ngayon na, natuto na siya. Basta kapag 10 p.m. dapat magkasama na siya. Kung hindi, baka mangyari naman yung napuruan si Nano. Si Raji, di ba? Dahil walang mapa o wala pa kasama sama. And then deduce. Ah, ganun yun. Ganun yung nangyari kaya ano. Nakasabi dito at matuto sa curfew. Pati dapat may kasama palagi kapag gabi na para hindi mapanganib. Dahil wala masyadong tao pagsapit ng 10 p.m. Kakasabi ko lang ilang beses na to guys. Kapag sinabi na 10 p.m. uwi na dapat kaagad. Unless kung may kasama ka, okay lang yon. Pero kung wala kasama guys, mahirap na guys. Mahirap talaga yon. Lalo ko talagang dadagan mo yun ng mga ano, ng mga iba dyan, mga malokolo dyan guys. Mahirap pag-disiplinahin at tama. Kaya nung ano, ako yung narratorwa nagsabi, at sa ikapitong araw naman ang buong pangyari na nagaganap, ay agad na rin si Naraji nagkaroon naman ng may kasama sa buhay kasi mahirap mabuhay ng mag-isa dahil sa baka naliligaw siya ng landas. Liligaw siya ng landas. At kung wala ang kanyang munting mapa, hindi talaga siya makakauwi sa huli. At baka pag-initan lang siya sa labas ng maraming may mananakaw o mananaksak na lamang na walang tutulong sa iyo. Para nang sa ganon, matauhan ka na katulad ng bawal umuwi ng 10 p.m. dahil delikado ang mga tao na may mabibiktima ng ating gabi. Di mo alam kung mabubuhay ka o mamamatay kasi wala ng tao sa bandang 10 p.m. Tiyempo yun ng mga magnanakaw o mananaksak para ihanda ang biktima para sa nangyaring kaso. At hindi kinalimutang ipaalalan sa girlfriend ni Lay na magulang ni Naraji na alagain mo ang aking anak. At ganun din ang sinabi ng girlfriend ni Lay ni Naraji. Walang anuman basta kung ano din dinisiplinan nyo sa kanya, ganun ang pagdedisiplinan niya rin sa akin para sa kaligtasan ng lahat. Nung nagkaroon ng malay na si Naraji, napaisip tuloy siya na hindi niya nagagawin ulit yung pagkakamali niya dati. At gusto na rin niya ituwid yung noon sa ngayon. Kasi ang pagkakamali na yun ang nagsisilbing aral para makamtan ang hinaharap. Katulad ng hindi na siya muli mag-iisa sa buhay para hindi na siya mawala sa kanyang landas. At kung wala rin ang kanyang munting mapa, hindi siya makakauwi sa huli. Kasi pag mag-isa ulit siya, baka pagdiskitahan lang ulit siya ng mga magnanakaw at mananaksak na ayaw niya ulit mangyari nun. Yun nangyari sa kanya ngayon. Pasalamat na lang, umuwi pa siya ng gising na walang... Umuwi pa siya ng gising na wala lang malay. Pero kung sa totoong buhay nangyari yun, wala na talaga siyang malay, masasabi natin matagal ng patay na hindi nagigising pa. O diba? Yung story natin, naiintindihan naman natin talaga yung sinaradid talaga. Alam natin nakasurvive siya guys sa uli. Kasi kung maraming sasakyan guys, yung sa chan guys, matik matagal na patay yan. Pero kapag ano, konti saksak lang yan, buhay pa yan eh. Doon kaya lang, wala nang malay lang. Pero kapag sabi, wala na talagang malay, wala na talagang pag-asa ng buhay yun. Hindi yung sabi niya sa narrator, ganun.
Kasi sa band ng 10 PM, hindi mo alam kung ano mangyari sa'yo kapag nilabag mo utos ng magulang mo na kapag hindi mo sinunod ito, ganito talaga mangyari sa'yo kapag matigas pa rin ang ulo mo. Kaya di mo alam kung mabubuhay ka pa rin ba hanggang hapon ng umaga na band ng 10 PM. Kasi tiyempo, yun na mga biktima para ihanda ang maaaring kaso. Gaya na lamang ang pagnanakaw at pagsasaksak sa'yo. Pagsasaksak sa'yo! Ganon. At hindi na rin kinalimutan ipaalala ni Nalee kay Raji kung ano yung nadisiplina sa magulang ni Raji. Ganon din sa pagdidisiplina ni Nalee. At ang pagdidisiplina na rin para kinalee at sa magulang ni Raji ay isang sanhi ng kaligtasan at seguridad ng lahat. Narrator 2. At yun na po nagtatapos ang buod ng kwento Narrator 1 na pinamagatang Naliligaw. Okay, gusto niyo po malaman ang pagtapos po ng kwento na to, okay, sa script na to. Ito po ang mga cast ng mismong script. Okay, ito yung po yung mga credits, guys. Ang mga cast, ako lang. Ako yung Narrator 1. Sorry kung walang narrator po. True. Sorry kung walang Narrator 2, guys. Kasi nga, ano, diba? Makasabi ko pa lang. So, una pa lang, guys, nag-retire nga aming kagrupo. So, na Mary Hansel season dapat yun sa Narrator 2. Pero ako na nag-initiate, guys. Kaya okay lang yun. Mabilis ang paguhin na nga. Grabe, nakawasto ko naman yung tama ko. At sana maintindihan nyo, guys, ang mismo character na to, guys. Dahil ito talaga pinaka mas ano, sincerity sa lahat. Naliligaw. 10 PM, guys. Dapat magkasama ko yung hundi. Baka mangyari sa'yo a story ni na ano. Nakalog ka yung mga gamit. O, taas yun. O, nabalit. Taas pangalawa naman yun. Mga scenes na yun. O, inanapalala ko sa yung suspect. O, ipapablatter pa. O, tapos ano. O, para masolba yung problema. Tapos hindi mo nauulitin yung nangyari sa'yo dati. Ganun ang mismo kwento ni Raji. Ito na, guys, yung ano, wala ba sa previous, guys? Baka matapos uli ang lahat ng mismo kwento nito. Credits, casts. Ang mga cast ng kwento na to, estudyante na si Raji. Teacher, guardia, 2 magnanakaw, 3 mananaksa, barangay tanod, magulang, at higit sa lahat, Lay, na girlfriend ni Raji, or aka in short, Lay. Okay, si Sinale, siya yung GF ng Raji, okay? Mula na siya malay. At yun ang nangyari sa mismo kwento. At gusto niyong malaman kung paano nangyari ang lata sa mga ano, mga ginawa ng mga characters. Una, estudyante na si Raji. Ang estudyante na hindi marunong sa disiplina sa magulang, kaya siya napapahamak dahil sa pagsubay. Kaya siya nabudol ng mga hindi niya kinala at nawala agad dito ng malay. Yun yung katangian ni Raji. Teacher, anong katangian nun? Tagaturo ni Raji ng mga panahong wala pa nangyaring krimen na wala pa nangyaring krimen bago siya nawala ng malay. Guardia naman, anong definition ng guardia? Ang tagahingi ng saklolo para kay Raji nung time na humingi ng saklolo ang girlfriend si Nalee, saka talaga siya sumugod at binaril ang mga ng biktima kinaradyo yung 2 magnanakaw at 3 mananaksak. Ano naman pagkakaridin nyo sa 2 mananakaw at 3 mananaksak dito? Sila yung mga walang magawa sa buhay at gustong pagtipan si Naradyo sa mga 10 PM na wala siyang curfew at ito na rin ang panahon para gawin ang masamang bagay dulot ng pagyaya sa mismong gilid at sumali sa kanila at kapag hindi siya sumali, itatakot siya at papatayin. Kasi may malaking paguya siya sa pagsunod sa kanila. Pero hindi totoo lahat ng yon. Peke lang yon. At sinabi at sabay ninako at pinagsasaksak at pinatatagiin si Naragi sa tiyan para mawalan ng malay ng kuhonte. Ano naman ang katangin ng Barangay Tanod? Si Barangay Tanod, marami sila dito. Iko-corner at ipapapatay ang mga dumakip dati kay Naragi para takutin at patayin dahil nung bandang 10 PM binawian ng malay si Naraji dahil hindi siya sumunod sa magulang niya kaya siya napahamak ng gusto.
kaya ano naman yung magulang. Sabi ng magulang, tinuruan siya ni Naraji kung paano madisiplina ng tama na sa oras na ito. Dapat si Naraji uwi ng badang 8 PM to 9 PM ng gabi. Kasi nga 10 PM curfew, walang katao-tao at baka kapag naligaw siya, harap ang mga hindi kilala at may mangyari kay Naraji na masama. At yun ang kinakatakutan ng magulang ni Naraji. At nung nasa hospital na siya, kinamusta siya ng magulang niya at pati na rin ang girlfriend ni Naraji na ikaw na lang bahala sa kanya, alagaan mo ang anak kong si Naraji. At sabi niya na girlfriend ay, oo, ako bahala, mahal ko siya. Alang-alang sa kaligtasan ng anak niyo po, gagawin ko lahat. Gagawin ko ang lahat para ligtas siya sa anumang ang mangyayaring hindi maganda sa anak niyo po. Ano naman ang katangayin ni Lay and Santoria bago matapos ang mismong kwento na to? Ang katangayin naman ni Lay na girlfriend ni Naraji, siya ang mismong sandalan nung time na nawalan ng hininga si Naraji. Sakalang siya pumasok sa ospital at nililigawan niya si Naraji na para bang may gusto yung babae kay Naraji. At nung time na naging sila, ganyan. Sakalang ang girlfriend ni Naraji nagprotekta sa kanya laban sa mga masasama. At ayaw niya may mangyaring hindi maganda ulit kay Naraji yung time na muntik na siyang mamatay noong 10 PM dahil pinagtirpan, pinagnakawan at pinagsasaksakan pa siya ng mga hindi niya kilala. Sana po matapos sa kwento na ito at sana marami po kayo manatunan sa kwento na ito. Sa previous pa lang, okay na yon at okay, have a blessed day guys. Thank you and enjoy the movie and then congrats and then yeah. Bye bye guys! Magkita ulit tayo. Thank you.